Ayan, nakamute. Oh, sa baba. Naka-phone ka ba? Hindi ako nagli-lip read eh. A few moments later. Paano ka magtatanong? Kasi naririnig. Ayan! Set my chances. Technology. Uy, ngayon lang ako nag-zoom kasi. Technology barrier. Kamusta? Hi! Okay naman po, ma'am. Ang formal. Nag-prepare ka ba ng questions? Actually, meron ako ditong konti lang na questions kasi gusto ko lang muna maintindihan yung pinaka-basic na paano ko siya maiintindihan. Okay. Sige. Kasi nagtatry din ako manood ng mga videos. Pero kahit anong, yung mga terminologies nila, hindi ko maintindihan. Mm-mm. Sabi ko, kahit na ini-explain na nila ng pinaka-simple, simplest word, parang sabi ko, hindi ko pa din maintindihan. Bakit ganun? So, ayun. Sige. Anong mga example? Ano yung mga na... Ano yung question mo? First question ko is... First question? Ang dami. Ang dami. Hindi naman. Question ko lang, anong strategy yung ginagamit mo para mabasa mo yung chart? Ito yung ECS person na napakinggan ko na mas na naiintindihan ko yung mga explanation. Okay. So, pag yung, maraming indicators yung chart. Oh, makapag-share screen ako sa'yo. Ang dami nga. Oo, kasi, madami siya. Sobrang dami niya. Pero yung pinaka-basic nun, parang mag-share screen. Eh, wala naman ako ibang, wala akong ibang ano. Nakapunta ka na ng Investagrams. Yes, nag-download ako ng Investagram. Oh yan, meron sila ditong tutorial ng technical analysis. Paano yun? Mag-join or gumawa mismo ng account? Feeling ko kasi nasa labas lang ako. Kasi may nakita ako. Okay. So para siyang Facebook, mag-ano ka lang ng account? Ganito. Pag dun. Parang Facebook lang. Sign up. Tapos libre siya. Tapos, bakit kailangan mo mag-fund? Kasi may nakita ko na parang kailangan mo mag-fund ng account. Dito kasi sa kanila, meron silang paid platform. Pero meron ding libre. Okay. So ito, yung yan, kaya 0 points. Yung free lang yung ina-access ko. Ito, itong Prime na to, may bayad. Pag may contest sila, may bayad. Pero yung paggamit ng chart, itong chart. Tapos, itong InvestaLearn, ayan, meron silang mga video dyan na Tagalog din naman. Okay. Mm-mm. Kasi dyan ako nagmo-monitor ng mga charts. So, for example, ito, ayan lahat ng indicators na pwede mong gamitin. Ay, naklik ko. Ito, madami siya. Okay, indicators. Oo, so, ayan, marami siya. Pero yung pinakasimple na ginagamit ko, support and resistance. Example, itong Jollibee. Yung support, yun yung parang floor niya. Every time na tumatama siya doon, hindi na siya bumababa palalo doon. So, for example, pag ginamitan ko siya ng wala kasi akong mouse. Hirap pinabig. Trackpad. Ay, ayan. So, ayan o, pansin mo. Every time tumatama siya ng 218, hindi na siya bumababa ng 218.
Tapos okay, yung resistance niya, every time tumatama siya ng 239, hindi siya lumalampas ng 239. So, strategy ko, pag yan yung nilaro ko, bibili ako ng 270, aabangan ko siyang dumikit dito ng malapit sa 217, tapos magbebenta ako pag dumikit siya ng 239. 10% siya. Ganun ko siya laruin. Okay. So, hindi ka naglo-long term? May long term ako nasa first metrosec. Yung COL ko, pang buhay dugong trade. So, yun nga, actually, na-excite ako dun sa trading part. Pero gusto ko munang malaman sa sarili ko kung ano ba talaga yung dapat kong i-start, kung long term ba or trading ba. Kasi kung trading, syempre, mas i-desire mo na matuto ka ng matuto. Parang mo hindi mag-stop ng ganun lang, which makes me excited. Doon sa ganun. Pero, so, so hati yung funds ko. Dati ang ginawa ko, yung nilong term ko sa COL, lahat ng dividends na naipon ko, yun yung pinang, yun yung ginamit kong pang trade. Pang try mag-trade. Kasi pag nag-trade ka, siyempre, short term yun. So, every time na magta-transact ka, every time na bibili ka or magsisell ka, magbabayad ka ng transaction fee. Para masulit yung transaction fee mo, yun yung makikita mo sa forum na dapat 8,000 yung fund mo. Pero dapat willing to lose ka din ng 8,000. Kaya hindi ako nagsimula ng trading. Kasi parang hindi ko pa afford makalose ng 8,000 or 10,000. Kasi dun mo mamamaximize yung transaction fees. Ah, okay. So, kung the more na nagtatransact ka, the more na nagtatrade ka. Siyempre, babayad niya na babayad ng ano, may computation dun eh sa FAQs ng COL. Pupunta ka dun, may computation siya. Ay, pwede ka din palang magpa-compute dito para madali. Ito, broker din to. ABC Capital Securities. Tapos dito sa... Sulat mo ba? Oo. Ayun. Libre din to. Para hindi ka na magko-compute mag-isa. Magko-compute na nila sa'yo. So, dito may trading calculator to. Pag nilagay mo na, halimbawa, bumili ka ng Jollibee ng... Ano bang board lot ng Jollibee? 10 o 100? 100 yung nakalagay sa... 10? 100? At 10 ito. Board lot niya 10. 10? Oo, 10 lang. So, by 10s... 100? By 10s ka pwedeng bumili. Ah, okay. By 10. Ba't nakita ko parang 100 sure ba dun? Oh, mahal naman. Pero, girl, share ko, 200. 100 tapos 232. Ah, yun, baka yun yung binili mo. O yan, 20... 20 200, 200 yung nakita ko na ano eh. Shares na nakalagay. Ay, yun yung binili mo. 100 shares, ganun. So, kanyari yan, 100 shares binili mo. Tapos 23,000. Ang total charges mo, ito, 68 pesos. Pag nagbenta ka ng, saan ko nilagay yung resistance ko? Ay, 232 pala. Ay, hindi, 217. Ayun, kunyari 217 ka bumili. Ayan. Tapos dito, binenta mo ng, saan ko nilagay? 238 ko nilagay. So, 238. Ito, so, nung bumili ka, nagbayad ka ng 64 pesos. Nung nagbenta ka, kasi may sales tax ng, pag nagbenta ka, may sales tax. So, nung nagbenta ka, magbabayad ka ng 213. What? Oo, ganun yun. So, every time na, mas madalas ka, halimbawa, weekly mo tong ginagawa, kailan ba to? Kunyari ito, bumili ako ng September, kailan siya huling tumama? Ito, tumama siya October 7, tapos nagbenta ako ng October 15, o ilang days lang yun. So, ganun. So, hindi ka mag... Wala ka sales tax kung hindi ka magbebenta. So, 64 lang in total yung binili mo. So, kunyari, bumili ka ulit next month ng 100. So, 64 pesos lang ulit yung babayaran mo. Okay, so every time na may transaction, may bayad. So, and then lahat yun. Ito yung breakdown niya. Commission ng broker, VAT sa gobyerno.
Nakalimutan ko yung ACCP. May definition, nakalimutan ko na. Tapos transaction fee sa broker din. Tapos sales tax sa gobyerno ulit. Ganon. Yan. Ganon. May bayad. Yun, okay. yun yung pinakasimple kong strategy ng technical analysis yan. Pero, marami kasi din parang, syempre, hindi ako diskumpiyado nung ganon. Parang, para sa sarili ko, kailangan ko ng iba pang indicator para ma-confirm yun. So, saka ako na lang siya dadagdagan ng mga ganyan. So, dadami na siya sa baba. Parang bibiling ko pa talaga. Para yung hindi lang masama yung loob ko. Ayan, may mga ganyan. Para hindi lang masama yung loob ko. May mga iba pa akong tinitingnan. Hindi okay. Masama yung loob. Hindi siya, inaabutin na isyam-syam pag-discuss ko siya. Pero yun yung pinaka-basic. Hindi ka natalo dun. Pag nakuha mo yung support and resistance. Actually, pwede ka din, eto, tumatama din siya dito. Pwede ka din mag-resistance dito. Ito. Mm-hmm. May aso. Pasensya na. Ayan. Eto, pwede din siya tumatama din siya dito. Kaya lang, mas matagal yung panahon na iintayin mo. Kasi parang huli siyang tumama dito, July pa. Tapos October na. Kasi mas mahaba yung linya. Mas matagal. Oh. So kung open yung market, gumagalaw din ang chart na Instagram. Oo, gumagalaw din siya. Gumagalaw to lahat ng nasa taas, yung ticker, yung parang sa COL. Ah, naririnig mo kahit tumatahol siya. Oo. Lumang naririnig. Katabi ko siya kasi dito lang siya sa bintana ako. Oh, gumagalaw to.